Diyos ko. Ang aso namin, oh. Nilason. Yung aso natin nilason. Labulaga ang bilig. Una anong wawa naman eh, ano ba? Ayun oh, wawa. Wawa naman. Do sa labas kita ko nga doon eh, parinig kayo. Yung aso namin nilason. Labas ang dila niya. Wawa naman. Ayun oh. Lumabas. Kanina pa yung umalis ako yung ano pa yun eh, okay pa. Wow. Ano, bakit na, anong nakain na eh? Ewan ko. Saan ay nabula ang ano niyan? Saan ay nabula ang ngipi ang ano niyan? Eh. Ay sana naman yan ay nasagasaan. Di naman nasagasaan yan. Wow naman. Wow naman. Kawawa naman ang aso namin. Bite. Naiyak ka na naman. Wala tayong magagawa eh. Ano ka? Bite pa naman na rin. Labas ang dila nga ho. Eh pag... Sagasaan eh. Ha, kinagat ng as. Baka nga po. Baka kinagat ng as. Hindi nang nakakunyan eh. Ba't pa may nangamatay na garin eh. Dahil kung ano yan. Dahil kung yan eh nalasong bubula ang bibig. Baka nakagat ng as yan, nay. Baka nakagat ng as. Baka kuya nakagat ng as ito. Okay, ang aso namin. So ito'y lagi po yung nasa loob. Mukhang nakagat po ng aas to. Sigurado. Kasi kung nasagasaan naman po ito, eh... Malalaman na may tama o dugo man lang. Kung nalaso naman po, ito ay... Ito po'y bubula ang bibig kung nalason. Oh, delikado. Yan pagkagabi ba? Makagatin ng ahas, ahas. Siguro ahas yan. Ahas. Patay na rin daw. Yan dalawang yan ay mahilig sa... Ay, hindi nga na minsan. Siguro na ano yan. Diyos ko, kawawa naman ang aso. Sa loob ay tinataboy ko yun, ayaw umalis. Ah? Doon kay sa tabi na yung dito. Ay, siguro yun ang ayaw na niyang, siguro yung papahiwatig na. Ang asong yan. Ay, naku, wala tayong magagawa. Talaga naman. Hindi nyo nakita yung pag-uwi nyo, inay. Ha? Hmm? Hmm? Ayak ko. Ayak ko na anay ko kasi ang aso namin. Pag nakagat ng aas. Nay! Ka? Wala tayong magagawa. Eh, nakagat ng ano yan. Hindi naman yan sagasaan. Sigurado kung nakasagasaan yan, eh, na may sugat. At kung nalaso niyan, bubula ang bibig. Baka nakagat ng ahas. Wawa naman. Ayan pa naman. Ay, paborito. Saan mo nakita? Doon. Nakalandusay doon. Sa kalsada? Hindi, dito sa damuhan. Nakagat nga yun ng ahas. Ang kulis ko. May kandila kayo dyan? Baka may sinip sa atin. Kaya matay.
Ano ha? Oy, mamaya-maya ha. Kita tayo. Ano kong oras na? Ano oras na, inay? Oh, yeah, ma, alas 2. Mamaya-maya tayo, mga pupunta ko doon. Baka matulog ka ha. Sa amin ka na pupunta. Oo, sige na. Babay na. Nagluto ng biko sa akin yung birthday sa Bulalo. So ayan po. Gaano kami nalibingan ni Roxy, napakabait naman po na aso yun at paborito pa rin ng nanay. Talaga wala po tayong magagawa. Pero hindi po namin maiisip kung ano po talaga ang kinamatay no, kasi kung laso naman po eh bubula po ang bibig talaga niya. At kung naman po nasa gasaan, kasi nandito po siya sa loob, doon sa daanan po namin. Wala naman po tama. Basta labas lang po ang dila niya. Yun. Siguro eh, may sinipus ng buhay sa amin. Yun naman po ang kata, yung lagi ang pakahulugan nung sinauna po. Ganun pa man, salamat Roxy. Kaawa naman. Kasya na siya dyan ah. So yan. Kanina okay pa to. Nasa loob. Laisipin na lang natin na ito iyan. May na-save sa ating buhay. Salamat sa mga alala mo sa amin. Napakabait mo. Ikaw yung aso na talagang kapag may kaluskus lamang eh tumatahol ka, ikaw yung pinakamatapang na aso na mabait. Tara. So yan, lilibing na po namin si Roxy. Ha? Ha? Eh bakit aso naman natin yan? Oh, wala naman masama doon. Bye bye Roxy. Hey. Ha? Pantatabon dito. Ay, kayo ng aso.